Ang tunay na pag-ibig ay ang kondisyon kung saan ang kaligayahan ng ibang tao ay mahalaga sa iyong sarili. Ito ay gaya din ng isang matibay na apoy na sa isip at damdamin ay palaging nagniningas na hindi kailanman nagkakasakit, hindi kailanman tumatanda at hindi kailanman mamamatay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nag-alay ng matinding pag-ibig sa kanyang bayan. Pinaglingkuran ang kanyang mga tao, nagpakababa sa kabila ng karangyaan at napanatili ang ningas na sa kanyang puso ay naglalagablab. Pero sa panahon ng kawalan ng hustisya, buong buhay niya ipinagkatiwala maging sa mga elementong kumakalaban sa batas. Huwag kang matatakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi sa espiritu. Ang kwento ng kamangha-manghang pag-aalay ng sarili at sakripisyo ni Doña Aurora Quezon. Ang asasinasyon para sa unang ginang ng Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Aurora Antonia Aragon y Molina sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat bilang si Doña Aurora. Siya ay isinilang noong 19 ng Pebrero taong 1888 mula sa lipi ni na Ginoo at Ginang Pedro Aragon. Sila ay tubo sa bayan ng Baler na noon ay probinsya pa ng Tayabas o mas nakilala natin ngayon bilang probinsya ng Quezon. Noong panahon ng Rebolusyon, ang kanyang tatay ay ikinulong ng mga Kastila sa pag-aakalang ito ay miyembro ng Katipunan. Nang siya ay makalaya, ay muli niyang nakasama ang kanyang mag-iina ni na Aurora, ngunit patuloy silang ikinulong sa garison ng mga Kastila. Dahil noong mga panahon na yun ay naganap naman ang makasaysayang labanan sa Baler sa ikalawang pagkakataon. Nang maulila sila sa kanilang ama, si Aurora ay tumira sa kapatid na babae ng kanyang nanay, ang kanyang tiyahin na nanay naman ni Manuel Quezon na kanyang magiging asawa sa hinaharap. Ganon din naman nang maulila si Manuel Quezon sa kanyang mga magulang, doon naman siya malimit tumuloy sa bahay naman ni na Aurora sa bayan ng Baler. Kaya't naging ganun na lang ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Dahil kapwa ulila, si Aurora ay dumanas ng matinding paghihirap sa buhay kung saan siya mismo ang nagsasaka na kanilang ikinabubuhay. Ang yugtong ito ng kanilang buhay ay siya namang humubog ng husto sa kanyang pagkatao. Dahil dito niya nakita ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Isang katangian na nagpabantog sa kanya ng higit pa sa pagiging unang ginang sa hinaharap. Ang pangarap niya ay maging isang guro, kaya't noong taong 1911, si Aurora ay nagtungo sa Maynila upang doon ay mag-aral sa Philippine Normal College, kung saan sinusuportahan naman siya ni Manuel Quezon sa kanyang mga gastusin. Pero ang pag-aaral niyang iyon ay maaga ding naunsyami dahil napatigil si Aurora dahil naman sa malalang kondisyon ng kanyang kalusugan. Samantalang kasabay noon ang pamamayagpag naman ni Manuel Quezon sa kanyang karera sa politika. Pinakamabango siya noon sa lahat ng mga politiko at nakakahawak ng matataas na posisyon sa gobyerno. Taong 1916 nang maging Senate President siya at si Quezon ay regular na dinadalaw ni Aurora sa kanyang tahanan sa Maynila. Hanggang sa noong Disyembre taong 1918, pagkalipas ng 2 taon pa, si Manuel Quezon at Aurora, bagamat magpinsang buo, ay wala nang nakipigil pa sa kanilang pagmamahalan. Sila ay nagpakasal sa Hong Kong at nagkaroon ng 4 na anak sa buong panahon ng kanilang pagsasama. Nang maging pangulo si Manuel Quezon noong 1935, ang unang ginang na si Aurora ay nanatiling nasa likuran buong buo ang suporta para sa kanyang asawa. Lumikha siya ng mga organisasyon ng mga kababaihan gaya na lang ng National Federation of Women's Club. Bagamat sila ang kauna-unahang presidential couple na tumira sa palasyo ng Malacanang, hindi naman nawiwili si Aurora doon at sa halip siya ay nagpatayo ng sariling kubo sa bakuran ng Malacanang at doon siya tumira, o di kaya naman ay sa kanilang bahay sa Pampanga. Sobrang aktibo din ni Aurora sa mga pagkakawang gawa at ang isa sa ipinaglaban niya ay ang karapatan ng mga kababaihan sa pagboto na nakamit nga nila noong taong 1937. Nagsimula din siya ng advokasya para maipakita
ang katarungang panlipunan sa relasyon ng mga Panginoong may lupa at sa mga nangungupahan dito sa agraryong kapaligiran. Nanguna din ang unang ginang sa pagkakatatag ng Girl Scout of the Philippines at iba't iba pang mga bahay ampunan para kupkupin ang mga nauulilang bata. Ang Asosasyon de Damas Pilipinas at ang White Cross ay dalawa lang sa kilalang ampunan na binuo ng unang ginang Aurora Quezon. Muling nahalal sa ikalawang pagkakataon bilang presidente ang kanyang asawa noong taong 1941. Ngunit di pa man nagtatagal ay napuno naman ito ng trahedya matapos tayong sakupin ng mga Hapones. Sinamahan ni Aurora ang kanyang asawa patungo sa korehidor noong buwan ng Disyembre 1941 kung saan sa harapan ni Chief Justice Jose Abad Santos ay muli siyang nanumpa sa pagkapangulo. At sa sumunod na dalawang buwan ay nanatili ang pamilyang Quezon sa korehidor sa napakahirap na kondisyon dahil sa kasagsagan nga noon ng digmaan. Ngunit napanatili ni Aurora ang kanyang katatagan at nagpatuloy sa pagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Regular siyang nakikisabay sa mga misa sa araw-araw at ang katangian niya rin na ito na pagiging lingkod ng Diyos ang siyang nagudyok naman sa mga tao para tawagin siyang nabubuhay na santo. Pebrero ng taong 1942, matapos masupil ang hukbong Pilipino at Amerikano sa pagbagsak ng Bataan at Korehidor, ay nagsimula na ang mahabang paglalakbay ng mag-asawang Quezon upang matakasan ang kalupitan ng mga Hapones. Sakay ng submarino, sila ay dumaan sa Australia bago nagtuloy-tuloy hanggang makaabot ng 4 na buwan bago sila makarating sa Amerika. Habang nandun, ay isa pang trahedya ang dumating sa buhay ni Aurora dahil din nagtagal ay ginugol na lang niya ang kanyang panahon sa pag-aalaga sa noon ay nagkakasakit na rin niyang asawa ni si Pangulong Manuel Quezon. Hanggang sa ito nga ay namatay na rin sa Saranac Lake sa New York noong taong 1944 dahil naman sa tuberculosis. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay lumipat na sila mag-iina sa California kung saan sila ay nag-volunteer bilang mga nurses sa Red Cross habang hinihintay ang oras ng kanilang pagbabalik dito sa bansa. Pagkatapos ng digmaan, nang sila ay makauwi na, si Aurora ay nagpatuloy sa kanyang mga adhikain at pagkakawang gawa. Napagkasunduan ng mga mambabatas, nabigyan siya ng gobyerno ng Pilipinas nang noon ay napakalaking 1,000 pisong halaga ng pensyon para sa kanyang namatay na asawang si dating Pangulong Quezon. Ngunit isinauli niya ang nasabing halaga sa pagsasabing di mabilang ang mga naulila at nabiyuda ng digmaan. Dapat kong talikuran ang koleksyon ng pensyon dahil marami sa aking mga kapatid na ang tinutukoy ay ang taong bayan ay hindi pinalad at ang kanilang mga anak ay hindi maalagaan. Hindi matatanggap ng aking konsensya kung kukuhanin ko ang halaga na yan at hindi ako mananampalataya sa alaala ng aking pinakamamahal na asawa. Sa mga sinabi niyang iyon ay lalo pa niyang nakuha ang puso at pagkilala ng libu-libong mga tao na anilay si Aurora ang larawan ng kombinasyon ng inang reyna at santong patrol. Binigyan siya ng bakanteng islat sa kandidatura ni Manuel Rojas noong 1946 elections, ngunit ito ay tinanggihan din niya dahil para kay Aurora, hindi niya kailangan maging politiko para maglingkod. At ganun na nga ang kanyang ginawa. Nag-focus siya sa pagsiservisyo sa mga tao hanggang sa noong taong 1947 nang maitatag na rin niya ang independenteng Philippine National Red Cross kung saan si Aurora ang naging kauna-unahang chairperson nito. Pinamunuan din niya ang Philippine Tuberculosis Society bilang pagbibigay pugay sa kanyang nawalay na asawa. Nagpatuloy din si Aurora sa lahat ng klaseng pagkakawang gawa. Gaya ng pagsasaayos muli ng simbahan ng Antipolo na nawasak at kung ano-ano pa. Tumanggap siya ng iba't ibang pagkilala mula sa iba't ibang sangay ng lipunan at organisasyon sa loob at labas ng bansa at kabilang na nga dito ang cross mula kay Pope Pius XII. Dahil sa dami ng kanyang mga nagawa sa ating bayan, tinawag siya ng mga tao bilang Doña Aurora dahil sa kanyang kayamanang di mananakaw ninuman ang pagkakaroon ng napakabuting puso para sa lahat. Dahil sa dami ng humahanga sa kanya, walang duda at walang pagtatalo na siya ang pinakamahalaga at pinakaminahal na personalidad na lumabas sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil nakuha niya ang respeto ng lahat at walang masamang masasabi laban sa kanya. Maging ang Supremo Kaluis Tarok na pinuno ng Hukbalahap na noong mga panahon na yun pagkatapos ng digmaan ay muling naghasik ng insurhiya
para pabagsakin naman ang gobyerno ng Pilipinas. Ngunit noong taong 1949, ang pinakamapait na kapalaray sumapit sa butihing unang ginang. Si Doña Aurora ay nakatakda sanang pumunta sa bayan ng Baler para naman sa gagawing inaugurasyon ng Quezon Memorial Hospital. Kasama niya dito ang isa niyang anak na babae at ang kanyang manugang na asawa ng isa pa niyang anak na noon ay buntis. Kasama niya rin si Quezon City Mayor Ponciano Bernardo at retired AFP Chief of Staff Major General Rafael Halandoni at iba pa. Sa simula pa lang ng kanyang nakatakdang pagbisita sa Baler ay napakarami na niyang babala at paalalang natatanggap mula sa mga nakapaligid sa kanya dahil nga ang kahabaan ng bulubundukin ng Bungabong Baler Road na kanya ding pinasinayaan noong taong 1940 ay stronghold ng mga hukbalahap dahil yun din yung mga panahon ng kasagsagan ng Hok Rebellion. Sa katunayan, dahil sa sobrang pag-aalala ay inalok pa ni Presidente Quirino ang kanyang eroplanong personal na service upang magamit ni Doña Aurora. Ngunit ang lahat ng ito'y muling binaliwala ng unang ginang dahil siya ay hindi nangangamba sa panganib sa daraanan. Minsan pa niyang sinabi na huwag kayong mag-alala sa akin, nakikilala ni Kaluis Tarok ang aking mga puting buhok at hindi niya ako gagawa ng masama. 28 ng Abril taong 1949, maaga pa lang mula sa kanilang tahanan sa Quezon City ay tumulak na sila patungong Baler. Si Doña Aurora ay nakasakay sa sasakyan kasama si Mayor Bernardo ng Quezon City at ni General Halandoni na bahagi naman ng 10 kotse at 2 jeep na convoy at 38 katao silang lahat kasama na ang mga konstabulari at sundalong nangangalaga sa seguridad ng unang ginang. Ngunit dahil sa sobrang alikabok at putik na kanilang dinaraanan, dahil nga sa dami ng kanilang sasakyan, nagpasya si Doña Aurora na paunahin sa convoy ang kanilang sasakyan na kung iisipin ay maling hakbang kapag may VIP sa grupo. Ngunit ang kawalan ng pag-aalala ng unang ginang ang siyang mas nangibabaw. Umuna pa sila ng malayo sa convoy para maiwasan nga ang sobrang alikabok at pagsapit ng bandang 10:30 ng umaga sa may bahagi ng mga hangganan ng mga probinsya ng Nueva Ecija at Tayabas ay hinarang sila ng malaking grupo ng mga armadong kalalakihan na tinatayang nasa 100 hanggang 200 ang bilang, kung saan meron pang nakaumang na machine gun na nakapwesto pa sa gitna ng kalsada. Nang makaamoy ng panganib sina Mayor Bernardo at General Halandoni, ay bumaba sila ng sasakyan na nakataas ang mga kamay at sumigaw na nasa loob ng sasakyan kasama nila si Doña Aurora. Ngunit hindi sila pinaniwalaan ng mga taong ito at sa isang iglap lang ay umulan nga ng mga bala sa lahat ng direksyon sa paligid ng kabundukang iyon. Si Mayor Bernardo, ang anak at manugang ni Doña Aurora at iba pa ay patay kaagad sa pananambang habang si General Halandoni ay nagawa pang patungan para i-cover ang unang ginang at nanlaban gamit ang pistola. Siya ay nakaligtas sa bakbakang iyon ngunit ang Doña Aurora ay kasama rin sa mga sinawing palad. Pagkalipas pa ng ilang sandali bago dumating ang konvoy ng mga sundalo na siyang sumaklolo ay nakipagbakbakan pa sila sa mga hawk at nag-iwan ng 10 patay sa mga kalaban bago tumakas sa lugar. Ginulantang ang mundo sa biglaang pangyayaring iyon at ang paraan ng pagkamatay ni Doña Aurora ay kinondena ng lahat sa pangunguna ni US President Harry Truman na nagwika pa na ang sinapit na kapalaran ng unang ginang ay kakilakilabot. Kaagad namang nagdeklara na 9 na pagluluksa si Pangulong Quirino at kasabay nito ang all-out war na idineklara niya laban sa mga teroristang grupo kung saan namang ginalugad ng mga eroplano at mga sasakyang pandigma at libu-libong tropa ng gobyerno ang bulubunduking bahaging iyon ng gitnang Luzon. Samantalang nagpaabot din ng sinsaridad na pakikiramay si Kaluis Tarok para sa sinapit ni Doña Aurora at sinabing siya man ay hindi alam ang pangyayari at nangakong magkakaroon sila ng sariling investigasyon sa kilusan at walang pag-aalinlangang paparusahan ang sinumang grupong sangkot sa pananambang. Ang mahigpit na opensibang iyon ang nagpabagsak sa Hok Rebellion dahil sila ay tuluyan na nga nanghina hanggang sa maubos at sumuko na lang pati ang Supremo Kaluis Tarok pagkalipas ng ilang taon. Marami sa kanilang mga pinuno ang niliti sa asasinasyon sa unang ginang at sila ay nahatulan ng kamatayan. Samantalang pagkalipas ng 2 taon pagkatapos mamatay sa asasinasyon, ay malaking bahagi sa norte
ng probinsya ng Tayabas kung saan kasama ang Baler ay ginayat at ginawang sub-province na may pangalang Aurora bilang pagbibigay pugay sa unang ginang. Ang probinsya ng Tayabas ay napalitan bilang probinsya ng Quezon at ang ginayat na bahagi ay naging probinsya naman ng Aurora bilang alaala sa mag-asawa at silang dalawa ay nanatili pa ring magkatabi at magkasama sa habang panahon bilang mga lupain. Ang tunay na pag-ibig ay ang kondisyon kung saan ang kaligayahan ng ibang tao ay mahalaga sa iyong sarili. Ito ay gaya ng isang matibay na apoy na sa isip at damdamin ay palaging nagniningas, na hindi kailanman nagkakasakit, hindi kailanman tumatanda, at hindi kailanman namamatay. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!